Itiniklop na ang karamihan sa mga naglalakihang billboard sa EDSA bilang paghanda sa inaasang epekto ng bagyong Betty. Si Joshua Garcia sa Report Live. Joshua. Rise and shine Pilipinas, rise and shine Ryan. Medyo ramdam na nga natin ang bahagyan lakas ng hangin. Bagamat maganda ang sikat ng araw ngayong umaga. Kaya naman para sa kaligtasan ng lahat at bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyong Betty, ay itiniklop na ang karamihan sa mga naglalakihang signages o billboard dito sa EDSA. Ryan, manatanda na noong bagyong Milenyo, nasa 21 billboard ang bumagsak kung saan may nasawi, mga napinsala, mga sasakyan at infrastruktura. Kasunod nga niyan ay pinatanggal o binabaklas ng pamahalaan ng lahat ng mga billboard signages na mapanganib o banta sa kaligtasan ng publiko. Nagikot kami kanina, Ryan, at nakita namin na pansamantalang inirolyo o itiniklop muna ang malalaking billboard signages sa kahabaan ng north at southbound ng EDSA. Ito nga ay dahil sa inaasahang malakas na hangin at pag-ulan na dala ng papasok na bagyong Betty. Samantala, Ryan, katulad nga ng paalala ng Office of Civil Defense at alinsunod na rin sa ipinagutos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa paparating na nasabi bagyo ay pinayuhan ito ang publiko na maging alerto at manatili sa loob ng bahay. Makinig ng balita kapag nananalasan ng bagyo at kapag humina naman na ang ulan at ang hangin ay huwag munang pakampante. Sa halip ay hintayin ang abiso o deklarasyon ng otoridad na ligtas na lumabas ng bahay at sa mga lansangan. At yan muna ang mga pinakaunang balita. Balik sa iyo, John Ryan. Maraming salamat, Joshua Garcia.